Guys, ayan, magluluto ako guys ng aking ginisang munggo. Ayan, samahan nyo ako guys. Gisa tayo guys ng munggo. Nag-ani ako ng aking Wonder Alugbati and may dahon ng ampalaya. Ayan, kinuha ko na siya guys kasi ano na siya, taglamig na siya, hindi na siya gugrow, lalo na yung ampalaya, hindi na siya mamumunga. So, kumuha ako guys ng mga dahon at isasawag ko sa aking ampalaya. Ayan, ang kamatis ko, ang sibuyas, ang ating bawang. Pinakulo ko na guys yung aking munggo, ayan. And then, igisa natin guys yung aking yung ating pangsahog, yung ating kunting pork, igisa natin para masarap. Ayan guys, lagyan natin yung bawang. Igisa natin guys ng may pagmamahal para super sarap ang ating ginisang munggo. Ayan. Ayan, super bango ng ating bawang. Ayan. Lagyan na natin yung ating sibuyas, guys. Gigisa ko guys yung aking yung aking meat na ginayat. Naggayat ako ng kunting meat guys. Igigisa ko dito sa para masarap siya. Ganun guys ang ginagawa ko. After kong nilaga yung meat, pinalambot, gayatin ko siyang maliliit. Tapos igigisa ko siya guys dito sa ayan, para mag-ano siya guys, magkunting brown siya. Ayan, pag brown-brown na siya guys, lagay natin yung kamatis. Yan ang aking ginisang munggo. Kasi ang tataba ng aking mga alugbat nung isang araw guys, nilagay ko sa lauoy yung iba. Ayan yung iba, ayan na. Ito na yung iba. Tingnan mo guys, ang tataba ng kanyang mga dahon. Super fresh. Super organic. Hintayin pa natin guys, kunting mag-brown pa ng konti. Mas masarap guys yung ma-brown-brown yung meat bago mo i-sasahog sa munggo. Ayan, pa-brownin pa natin siya ng konti. Ayan, konti lang guys, nilagay kong mantika na panggisa kasi siya guys, yung magmamantika naman yung meat niya. So, ayan. Ayan guys, oh. Ngayon nyo guys, nakikita guys, oh, ayan. Kung napapansin nyo guys, mas masarap yung nagbabrown yung meat niya bago mo ihahalo sa munggo. Ayan, mas masarap yung ganyan, yung nagbabrown siya. Ganito guys, ako magsahog ng meat sa munggo. Pinagbabrown kong konti yung karne. Hindi naman yung brown na brown. Mga mild lang. Para mas malasa. Tapos, hindi siya malangsa. Ayan. Mas maigi baliktaran yung pag-brown niya. Mas maigi. Ayan.
Kaya nilalapat ko yan siya guys sa kawali para lahat siya mag-brown. Yan yung aking munggo guys ay ano na, ikulong-kulo na siya. Ayan, ano na siya guys, nag-ano na siya. Lumambot na siya, nag-ano na siya, ang tawag dito? Soft na siya yung munggo, malambot na. So ayan. Ayan guys, brown na siya, maganda na ang outcome ng ating meat. Ayan, ilagay na natin guys yung ating tomato. So guys, ang napakasarap ng munggo yung may kamatis. Binis ang kamatis. Binis. Ayan. Ayan, i-chop natin guys ng paminta. Damihan natin guys kasi yun ang nagpapasarap. Salt and a little maggi. Dito na natin guys ilagay yung maggi sa munggo para mag-simmer na siya. Again, hindi natin ng konti para may lasa. Makuha na yung lasa. Ayan. Ano na guys yung ating... Hintayin natin guys na mag-isa yung kamatis. Pag alam natin guys na nag-isa na yung kamatis, okay na yan. Konting isa pa guys para mas masarap. Ayan guys, ang ampalaya ko napakaganda, super green. Ayan, ilang beses ko na guys ginawala yung dahon niya kasi marami siya since paubos na yung ano, hindi na siya guys mabubunga kasi taglamig na. Ayan, super super tataba. Diba? Ang sarap. Super organic. Sarap, sarap na gulay. Kahit wala ng karni guys, basta yun lang gulay, okay na. Ayan guys, okay na yung munggutan natin. Yung kamatis natin, nag-isa na ng maigi. Ilalagay na natin siya dito guys sa ating munggo. Ayan. Ang ating munggo ay kulong-kulo na, ay lutong-luto na. Ayan. Ayan, ilalagay na natin siya guys ang ating binis ng ano. Kunin natin guys ng lagyan natin guys ng medyong ano sauce kasi andun yung lasa para maano niya ba maabsorb niya pa rin, di ba? Ayan ang technique ng mga yan ang technique ng guys na mga nanay. Ayan. Kunin natin guys yung kumulo. Lagyan ko ng kunting tubig kasi medyo malapot. Kasi sisip-sipin pa siya ng aking gulay. So, masarap. Medyo may sabaw-sabaw yung munggo. Tikman na natin, guys. Wow! Wow talaga. Mapapawaw ka sa sarap. Kunti pang paminta. Para ang saya. Kunti pang maggi. Ayan. So, ayan. Hintay natin kumulo.
Pagkulo niya guys, okay na siya. Lagyan na natin yung mga dahon. After ng kulo, patayin na natin kasi huwag nating lutuin maigi. Huwag nating i-overcook yung ating dahon kasi nandun yung lasa. Pangit yung ma-overcook. So, ayan. Ayan guys, kumukulo na siya. Kumukulo na ang ating super munggo. Super sarap. Why so very delicious? Wow! Masarap talaga. Kahit guys, wala ka ng kanin, okay na to guys, di ba? Kasi yung gulay mo, andyan na yun lahat. Di ba? Mapapawaw ka na lang sa pagkain mo. Ayan. Yan guys, kumukulo na siya. Kulong-kulo na siya guys. Lagay na natin ang ating dahon. Huwag natin guys, i-overcook ang ating mga dahon kasi super fresh siya. After lang kumulo to guys, patayin na natin. Okay na yan. Ayan. Wow. Ang ating ampalaya. Wow naman talaga. Dami kong gulay. Nawala yung munggo. Nawala yung munggo guys. Dami pala yung naiano kong gulay. Pero okay lang. Mas maraming gulay, mas masaya. Mas masarap, mas maganda sa katawan. So, ayan. Yes, luto na guys. Ang ating super munggo for today. Ang aking ulam. Ayan. Pakuloy na lang natin guys, tapos patayin na natin ang apoy. Dahil, hindi maganda guys yung super ano niya. Hindi maganda guys yung ma-overcook siya. Ayan guys, ah. Diba, green na green. So, masarap yung ganyan lang guys. Ayan, kumukulo na siya guys. Patayin na natin ang apoy. Tapos, stay lang natin siya dyan. Patayin na natin guys ang apoy. Okay na yan. Ayan. My super munggo guys. Thank you so much sa panunood. Mga ba, mga lalabs. Naway huwag kayong magsasawa. Thank you. Bye bye.